I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Kahit saan phone mo ikumpara tong Poco X3 Pro, wala talagang tatalo. Ano bang phone o gaming phone na nasa 12,000 pesos lang at naka-Snapdragon 860 yung processor? Siguro ang pantapat ko lang dito na may lamang ng konti, yung Redmi Note 10 Pro. Lamang sa camera, lamang sa build quality, pero hindi lamang sa chipset. Ito yung full review ko sa Poco X3 Pro after 3 weeks. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons at tips and tricks na din. Sa unang tingin mo sa box, kung galing ka sa Poco X3 NFC, pareho lang yung box niya. Pero may dagdag laman siya, like yung welcome card at sticker, na wala sa Poco X3 NFC. Nandito rin sa box yung 33 watts fast charger niya at Type-C cable. Combination tong dalawa para ma-accumulate mo yung Mi Charge Turbo Charging, so mabilis na yung pag-charge ng Poco X3 Pro mo. Of course, meron din siyang user manual at warranty card. At last, yung free jelly case. Sa jelly case na to, sobrang satisfied ako. Makapal yung jelly case na to, lalo na yung sa parting kanto. Kahit mahulog talaga, protektado yung phone mo. At may protection din siya sa bandang screen at camera. At makikita mo pa din yung color ng phone mo. As in, satisfied talaga ako sa free jelly case ng Poco X3 Pro. Kung mapapansin nyo din yung body, similar talaga siya kay Poco X3 NFC. Yung design ng camera, yung size ng screen, at iba pa. Ang pinagkaiba lang nito yung processor, which is yung Poco X3 NFC, Snapdragon 732G siya. Itong Poco X3 Pro, Snapdragon 860. Sobrang powerful ng chipset na to sa ganitong presyo. Sa top, meron tayong IR blaster for remote control, microphone, at speaker. Sa bottom, main speaker, microphone, Type-C port para sa charging. At last, yung headphone jack. Sana di na mawala sa susunod na generation to at maabutan pa ng apo ko at hindi ka na maghahanap ng ganito. Sa side, yung power button at fingerprint scanner na rin. Other side, hybrid SIM card tray. Meaning ng hybrid, wala siyang dedicated na micro SD slot para sa micro SD card. If nakalagay yung dalawang SIM card mo, pwede mong tanggalin yung isa para mailagay yung SD card mo. At expandable siya, 1TB of storage. Sobrang laki niyan, basta't pumili lang kayo ng legit na SD card at kumuha kayo ng class 10 para mabilis yung ready ng card mo sa Poco X3 Pro. Sa screen, meron tayong 6.67 inches IPS LCD display with Gorilla Glass 6 protection at 120Hz refresh rate. Kung gusto mong makatipid sa baterya, ilagay mo lang sa 6Hz refresh rate lang. Meron ako dito, 6128 of storage, frost blue color. Pero kung gusto mo naman na mas mataas pa doon, meron silang 8GB of RAM, 256GB of storage. Ang ibang kulay nito is phantom black at metal bronze. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Sa mga naliligaw na landas dyan at hindi na kinakaya yung problema sa buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Meron tayong compass sa Poco X3 Pro. Hindi mo na kailangan magbaligtad pa ng damit o gumamit pa ng anong orasyon para hindi ka maligaw. Basta kung naliligaw ka ng landas, gamitin mo tong compass ng Poco X3 Pro. Bars. Maganda rin kapag activated yung control center mo. Punta ka lang sa settings, type mo control settings o kahit control lang. Huwag mong lagyan ng muscle, basta't control lang. Click mo yung control center, then choose new version. Activate mo yung new control UI style ng Poco X3 Pro. Pag-scroll mo sa left side, mga control para sa mga settings mo like status bar. Pag-scroll mo naman sa right, yung notification. Kung hindi nyo naman gusto yung ganitong feature, pwede naman kayong mag-stick lang sa old version. Meron din tayong video toolbox. Malaking tulong to para mas lalong gumanda pa yung viewing experience nyo. Lalo sa mga mahilig mag-YouTube at Netflix dyan. Para ma-activate to, go to settings. Search mo video toolbox. Activate mo lang yung video toolbox na to. Tapos punta ka sa manage, check mo yung mga apps para magamit mo yung video toolbox. For example, na-check mo yung YouTube. Pag-check mo sa YouTube, merong shortcut sa left side. Pag-scroll mo, may lalabas doon na settings like records, screenshot, at cast. Para mas maganda pa yung panonood mo, pwede mong iset yung style para sa color na gusto mo. At sounds para sa clarity ng sounds na pinapanood mo.
para mapabilis pa yung pag-open ng apps at gumaan pa yung UI ng Poco X3 Pro natin, pabilisin natin. Go to settings, click mo yung about phone. Then click mo yung 5 times yung MIUI version. Once na na-activate na, may developer option ka na. Then back mo, go to settings, search mo yung developer option. Click mo yan. Hanapin mo yung animation like window animation scale, transition scale, at animator duration scale. Set mo lang sa 0.5 times lang. Then back. Tignan mo kung bumilis ba talaga. If bumilis talaga, bigyan mo naman ako ng like, subscribe at comment na rin kung bumilis talaga. I-click mo lang yung subscribe button at notification bell. Kung mamaya mo pa i-click yan, baka makalimutan mo. Yan lang naman yung gusto ko, mag-subscribe ka. Ngayon na kasi, kitang-kita naman yung button, pulang-pula oh. Kung nakapag-subscribe ka na, naniniwala ako sa good karma. Mas uunlad ka sa ganitong kalit na pagtulong sa mga maliit na tech gaya ko. Darating yung araw, matutupad rin yung pangarap mo. At marami ding tutulong sa'yo. Kung hindi mo pa talaga pinindot, ito na yung time para makapag-subscribe ka na. Lahat ng team sa Poco X3 Pro, free lahat yan. It may nakita kayong premium, hindi ibig sabihin babayaran mo. Meaning pwede mong i-download, pero need mo panuorin yung ads na 15 seconds lang. After nun, ma-download mo na yung teams na gusto mo. Unlike sa ibang phone, need mo talagang bayaran yung teams na yan. Halos konti na lang yung free. Pero sa Poco X3 Pro, makukuha mo na lahat. Basta na kami yung UI version ka, or Xiaomi. Free lang lahat ng teams. Battery saver. Para makatipid ka lalo sa battery, hindi basta-basta malobat tong Poco X3 Pro. Maganda, on lagi ito. Para maiwasan mo ibang apps mag-run sa background mo. Kunwari, habang tulog ka, pagising mo napansin mo mabilis malobat yung cellphone mo. Meaning may nakabukas pa ring apps at nagkukonsume mo ng battery mo. Better lagi naka-on yung battery saver na to. At huwag kayong mag-download ng battery saver galing sa ibang apps or sa Play Store. Minsan mas nakakalobat pa yung mga yon. Ito na lang yung activate nyo. Yung iba hindi kasi makontento kung anong meron sila. Kaya yun, sumama sa iba. Bars. Sa camera, meron tayong 20 megapixel front-facing camera. Sa taas niya yung receiver para sa calls. At nandyan din sa part na yan yung notification lights. White lang yan. Ito yung ayaw kong mawala sa phone para malaman natin kung nag-charge yung phone mo o may notification na bang naka-off yung screen ng phone mo. Sa main camera, meron tayong 48 megapixel main camera. 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro, at 2 megapixel depth sensor. Then yung dual LED flash niya. At makakapag-record ka rin ng video dito, 4K resolution at 30 frames per seconds. Sa camera hindi ganun kataas katulad ng Poco X3 NFC. Pero okay pa rin yung mga shot, depende rin siguro sa lighting mo. Hindi ganun ka-perfect yung camera niya, pero magagamit mo naman ng maayos kung maganda yung subject mo. Masyadong nakapokus yung Poco X3 Pro sa games. Kung camera yung hanap mo, hindi para sa ito. Kung gaming naman, panalong panalo tong Poco X3 Pro. Ito yung mga sample videos at shot ko. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for it now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow.
Meron tayong Game Turbo sa Poco X3 Pro. Para i-activate or alam kung activated na yan, go to settings, type mo Game Turbo. Maraming settings dyan. Pero kung gusto mo pang maganda yung viewing experience o touch experience mo, go to additional settings, click mo yung mga games mo. Dyan, may mga settings dyan kung gusto mo makaiwas sa Ghost Touch. Yung touch response, kahit ilagay mo lang sa gitna. Then, para ma-increase na yung contrast ng games mo, pwede mong i-adjust yung viewing experience mo. Moderate, strong, at extreme. Sa Mobile Legend, meron tayong ultra graphics. Wala akong naranasan na lag o frame drops. Minsan may ghost touch, pero need mo restart yung games o restart yung CP mo. Kung nakakaranas ka pa rin ng ganitong issue, better submit your issue sa Poco X3 Pro. Para gawin yan, go to settings, scroll down mo, hanapin mo yung services and feedback. Then ilagay mo kung anong naranasan mo na issue sa Poco X3 Pro. Sa Jensen Impact, medyo lag at may frame drops pag nasa 60 frames per second ka at naka-high settings ka. Pero kapag nasa medium settings ka, malalaro mo naman ng maayos. Siguro maghihintay pa tayo ng update para ma-optimize tong bugs na to. Wala akong problema sa Call of Duty Mobile at Asphalt 9. Ito yung mga sample games ko. I'm gonna take it down.
Isa sa mga cons ko sa Poco X3 Pro is mainit talaga siya sa games. Kaya gumagamit ako ng phone cooler dito. Meron akong i-unbox sa inyo na bagong cooler. Ito yung Black Shark Fan Cooler 2 Pro. May LCD siya at nandyan pa rin yung RGB lighting niya. Pero medyo may kamahalan. Pero kung gusto nyo ng mura at same quality, meron akong i-unbox din sa inyo. Halos magkapareho lang sila. Tapos yung presyo niya, nasa 600 lang. Ito yung bagong product ni Memo. May LCD rin at RGB lighting din. Abangan nyo to. Gagawa rin ako ng comparison video about sa mga cooler na to. Mabilis din yung fingerprint scanner niya kahit pitik lang. Mabilis talaga siyang magbasa. Ito rin yung dahilan kung bakit nagustuhan ko tong Poco X3 Pro. Lalo na sa presyo. Katulad din siya ni Poco X3 NFC yung back. Medyo nagbabibrate din. Siguro dahil plastic yung back nito. May solution naman. Tatanggalin mo o imimute mo yung isang speaker sa taas. Pero kapag naka-headset ka, siyempre mawawala din yung isang side ng headset mo. Kaya need mo ring ibalik. Yung clear speaker, i-play mo lang ng 30 seconds. Para kung napasok ko ng tubig yung speaker niya, once na na-play mo to, lalabas na yung tubig na yon o anumang pwedeng bumara dyan sa speaker mo. Kung naghahanap kayo ng sulit na phone at mataas na specs, huwag kayong magdalawang isip bilhin tong Poco X3 Pro. Kung more on camera kayo, hindi ito para sa inyo. Kung gaming, tamang-tama tong Poco X3 Pro sa inyo. Dahil ang gamer, walang pakialam sa camera. Ayaw ko lang medyo nagiinit sa games, pero in time, ma-optimize na tong Poco X3 Pro natin. Overall, nire-recommend ko siya. Thank you for watching. This is Paul. Paul Tech TV.